Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Tungkol ito sa isang halaman na hindi kayang bilhin ng pera o priceless ng halaman. Grabe no? Di talaga kayang bilhin ng pera? Siguro sa panahon ngayon, kung ikaw ay isang pinakamayaman na tao, wala ka sigurong bagay sa mundo na hindi mo mabibili gamit ang iyong pera. Pero sa paksang ito, tatalakayin natin ang isang halaman na di kayang bilhin ng pera. Pero bago ko simulan ang paksang ito, pwede bang pasubscribe muna ako sa channel ko? At pahit na din ang notification bell para updated kayo lagi sa future upload ko. Tara na at samahan niyo akong tuklasin ang halaman na ito. Ang Cardiful Flower o priceless na halaman o tinatawag rin nilang Queen of the Night o sa Tagalog, Reyna ng Gabi. Ang bulaklak na ito ay hindi nabibili ng pera dahil sa napakasobrang bihira nito at hindi mo mapipitas dahil sa napakadaling malanta nito. Isa rin itong uri ng kaktus at namumulaklak. Ang kaibig-ibig nitong amoy ay nakakahawi ng pagod. Ang Cardiful Flower ay talagang hindi mo mapipitas at mabibinta dahil sa panandalian lang ito. Pag ginalaw mo ay nalalanta agad. Kaya tinagroyan siyang bulaklak na hindi nabibili ng pera o bulaklak na hindi mapipitas. Grabe guys no? Kasi ang sabi nila ang bulaklak raw na ito kapag ginalaw mo, napakadaling malanta. Kaya hindi napipitas. Napakaikling panahon lang itong namubuhay. Sa napakaikling oras. At sa gabi lang rin ito namumulaklak. At kapag ginalaw mo, siguradong malalanta na. Kung sa scientific name din, ito ang tinatawag nilang Epipallium occipitalium o prinsisan ng gabi. Reyna ng gabi. Isa itong species ng cactus at isa rin sa pinakalinang na species sa genus nito. Epipallium occipitalium ay bihirang namumulaklak at sa gabi lamang. Ang mga bulaklak nito ay nalalanta bago magliwayway. O diba guys? Nalalanta daw ito bago pa magliwayway kaya napakadaling oras lang siyang nabubuhay sa mundo. Kahit na kung minsan ay tinutukoy ito bilang isang namumulaklak na Sirius. Ang lahat ng species ng Sirius ay namumulaklak sa gabi at mga halaman sa lupa. Sa India, ang Queen of the Night ay tinatawag na Irolo Davari. At sa Canada naman, nangangahulugang Night Lotus. Pinaniniwalaan na ang kagustuhan ng mga tao na manalangin sa Diyos habang namumulaklak ang mga ito ay matutupad raw ang kanyang hiling. Kahanga-hanga, ngunit napakaikling sandali ng kuluwalhatian. Tulad ng isang flash in a pan. Mula pa noon, ang Queen of the Night ay maaaring mamulaklak ng isang beses lamang sa isang taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang bulaklak na ito ay mayroon ding mayamang kasaysayan sa Japan kung saan kilala ito bilang Jika Bijin o Beauty Under the Moon na nangangahulugang ang bulaklak na nga nagmula sa langit. O yan guys, yan ang Cardiful Flower na hindi nabibili raw ng pera o priceless ng halaman. Maraming salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. Paalam!